Okay mga kaibigan, ito na ang araw na pinakaiintay ni ate. So yung transmission ang gagalawin na ngayon dito kay ate. Dahil yun nga ang isa sa pinaka major na problema ng kanyang sasakyan. The rest ay minor na lang, papalitan ng timing belt, papalitan ng wheel bearing, yung brakes adjustment, no? So mga minor na lang to. Pero yung transmission ang gusto natin mauna kasi yun talaga yung nagpapahina ng hatak. Kasi pag nire-revolution mo yung makina niya, maganda naman yung galit. Ang problema, pag ikinambyo mo na, doon na nawawala yung galit ng sasakyan. O hindi siya makaabante. Kahit i-full throttle mo, dahan-dahan lang siyang umuusad. So ang findings, no? Makikipagkita tayo ngayon kay Sir JR ng Bud's Garage. Yan, taga Cavite si Sir, pero napakabait. Nakipagkita pa sa Shell Mamplasan kasi nga hindi ko na maharap itong Lancer ni ate. Gawa nga ng sobrang busy ko din dito mga kaibigan. Sabi ko, Sir, unahin mo na muna yung transmission. Kasi talagang hindi ko na magawa ng oras, no? Papitik-pitik lang yung himas ko dito sa Lancer ni ate. Eh gusto ko naman magamit na kagad ni ate. Hindi naman natin purpose ang kumita dito. Gusto natin matulungan si ate. So ang gagawin ko, ipapasok ko muna kay Sir JR. Kasi nga wala naman akong ano sa transmission sa automatic. Hindi ako kumakalikot ng automatic transmission. Eh sila, may mga parts daw sila doon. Na TCU, yun ang kanyang pinagdududahan na una, yun yung transmission control unit. Pag sinabing TCU, yan yung parang computer box ng transmission. Kasi dalawa eh, mayroong ECU sa engine at saka yung isa TCU, transmission control unit. So yung sa transmission muna yung titignan ni sir kasi plug and play lang yun, no? So pag napalta na yun, tapos biglang gumanda yung hatak ng transmission, eh di okay, nakatipid si ate sa transmission. Papaltan lang ng TCU. Maraming pang testing si Sir JR ng Bud's Garage, grabe. Nakita ko yung kanyang page, Bud's Garage Performance, no? Mga kaibigan, punong-puno yung garahe ni sir ng mga Lancer na ganito. Grabe. Bilib ako. Ang dadaling ko ngayon sa meetup sa May Shell Mamplasan, etong kotse ni ate para maipasa ko na kay sir, para gumalaw na at maibalik na natin sa may-ari. Tapos eto naman si Joseph, eto yung dadaling natin kasi Mitsubishi boys eh, alam mo na. Para naman na Mitsubishi din yung dala natin, di ba? So, yun lang mga kaibigan, nakakatuwa lang kasi mayroong mga tao na willing tumulong. Si Sandian Garage, willing din sila tumulong, sila Paddy Works. Tapos sila, tawag dito, Kirubin, Lancer Garage yan. Willing din naman siya tumulong, kaya lang punong-puno pa daw yung kanilang garahe, grabe. Ibig sabihin, marami pa talaga naka-Lancer na ganito mga kaibigan. Hindi na uubo sa kalsada to. Kasi naman reliable ang pyesa, hindi naman ganong kamahalan, no? At talagang malamig ang aircon, para ka din nakabranyo. Ito hanggang ngayon, malamig ang aircon. Medyo ano lang talaga, tawag dito, hindi ko mabigyan ng time yung mga kailangang ayusin sa kanya. Kaya ipapasa muna natin. Abangan nyo, tara, mag-meet na kami ni Sir JR ng 10:30 doon sa May Shell Mamplasan. Ayan, papunta na tayo ngayon sa May Shell Mamplasan. Nandito na tayo sa May Total. Magkikita kami ni Sir JR ng Bud's Garage. So meron siyang driver, pero siya na daw magda-drive pa uwi nung Lancer natin. Ayan siya sa likod yung Lancer. Yan. Kasi para daw maramdaman niya yung mga dapat ayusin. So may listahan naman ako, papasa ko lang sa kanya. Pero syempre, iba yung pakiramdam ko, iba rin yung kanyang mararamdaman doon sa Lancer. Kaya mas maganda yung pag pinagsama natin. Alright? Tara. Nandito na tayo sa Michelle. Hinintay lang natin sila, sir, ng Bud's Garage. Parang natatanaw ko na yung blue na Lancer na gwapo eh. Lancer itlog na pogi na doon sa malayo. Ewan ko sila Sir JR to. Ayun o, kulay blue. Pero yung Lancer natin nandito pa sa gitna ng expressway. Tatabi tayo. Ayan o, mukhang may hinahanap si Mus o. Ito na siguro. Ito na. Gwapo, nandalang Lancer itlog o. Yan. Word. Inis. Kailangan natin tawagan yung Lancer natin, yung kay ate. Kasi nandun siya sa may 500 meters na lang daw bago mag-shell. Tawagan ko muna yung driver. Naiiwan kasi. Ayan, umandar na yung Lancer. Ito sila Sir JR. Hi. Yan sir. Nice meeting you. Sino kasama nyo, bossing? Si paring LA. Kasi paring sa LA. Mga gumagawa natin sa shop. Yung isa sa mga kasama nila sa shop. O ayan, tinan nyo naman dala. Eh, sa'yo to, bossing? Ako. Ganda! Ganda ng build ni sir, oh. Libero, no? Ako, libero. Guwapo, ayan, oh. Ayan, Mitsubishi na rin dinala ko. Baka nakakaya naman, eh. Si Joseph. Si Joseph, oh.
Eh, check muna natin. Ayan, itatry muna ni Sir JR. Ano ba tawag sa'yo, sir, ng mga ano? Ano lang eh. Customer. Pops. Pops, ayan, si Pops JR. Ayan. Sige, test drive muna ni Sir Paikot para ma-feel niya yung sa transmission. Kaya tanong niya sa akin yung hatak, sabi ko maganda, ma-test drive niya muna. Bago ang lahat. Ayan. Ganda nung Lancer ni Boss. Libero. Ang ganda ng build. Disc brake pa likod. Oh. Guwapong guwapong. Ganda ng kulay, bossing. Metallic blue. Oh, grabe tining. Nakastart pa yata. Nakastart nga. Napakatining. Lancer Owners Club Philippines. Yan. Shoutout sa mga taga Lancer Owners Club. Eh na, tinetesting na ni sir. Malalaman na niya ngayon kung anong mga dapat gawin. Namimiss ko yung mga ganto ko. May ganto ko dati. May maroon. May red. May itim. May blue. May green. Medyo marami rin ako naging Lancer na ganto. Kaya paborito ko din yan. Dream car na namin to noon. Kasi puro box type ako noon. Dream ko magkaroon ng medyo mabilog naman. Kaya itong itlog, mabilog na mabilog. Napakagwapo. Bago headlights yata ni boss ah. Ay, masasabi niya sa hatak nung Lancer ni ate. Pero may list na ako nung dapat gawin. Ayun na pala. Sige, tatanoy natin siya kung anong masasabi niya. Ayan, papasilip sa atin ni sir yung kanyang makina. Ang tining, grabe. So ito, nakastart din. So sabi ni sir, tama nga ang hinala natin. Ayun, naka high tension wire. Medyo hindi pa, ito pa na ano yung nasikaso makina. Kasi ano? Eh, okay lang. Maulan din naman pati. Ito nga, dumi din ang makina. Gawa ng maulan, tapos magabok doon sa naka-headers, no? Ang lalaki. May kalikot ba ito, boss? Karib naman dyan. Mukhang maganda tumunog ko eh. Ah, nakastak kasi. Nakastak. Kaya tahimik. Pero yung ganda. Sarap nito. Eh, mga project car. Yung binalik ko sa mga stock, yung fitting, orig-orig, no? Ayan yung aircon. Oh, lamig. Tangaling tapat, mga kaibigan. Ayan ang aircon. Oo nga, walang tint, oh. Pero grabe. Ano ang grupo nyo, sir? Well, ako naman doon, ano eh. Kahit ano? Kahit ano eh, kasi siyempre, mesap tayo. Tama, tama. Tamral tayo. Tama, tama. Walang pinapanigan. Oh, Bats Garage, mga kaibigan. Facebook, hanapin nyo. Bats Garage Performance. Yun, mga upgrade ko, Doc, sa loob. Ah, oh, ala, ito na. Patay mo muna itong kay ate. Yun, yung... Oh, manibela pa lang. Kitang-kita na. Ito, Doc, libero. Tapos ito, libero. Straight libero ang setup mo dito, sir. Pati mating. Oh, pati, yan, nakaretractable. Uy, nakaretractable. Tamang project. Ayos, hindi. Ganyan nga masaya eh. Tapos gauge. Tapos yung mga switches, Doc. Yes, sir. Oh, lamig. Grabe. Sir, may makukunan ka ba nito? Meron naman, Doc. Meron. Para kay ate. Oh. Ilaan niya rin yan. Durog-durog eh. Ah, sige. Kasi ba na lang ito. Ayos. Mga project car, mga kaibigan. Mga 90s. Hindi naluluma. Ganda ng pintura. Basta, Doc. Disc brake likod. Napansin ko nga eh. Oh. Kompleto. Garnish. Turbulence, no? Ayan. Pag nakita niya si Sir JR yan. Ng Bats Garage. O ito, next project, bossing. Send ko sa'yo yung listahan ko, ng mga napansin ko, tapos ikaw nabahala doon sa iba kung may mapansin ka pa. Oh, sige, sige. Usap tayo sa chat. Okay, sige. Sige, o ate, nasa good hands na ang iyong Lancer. Ito, napansin namin. Kaya siya rich, yung masakit sa mata, usok, air sensor to eh. Diba sir, no? So, pag hinugot, walang reaksyon. Pag sinuksok ulit, walang reaksyon. So, malamang lamang, isa to, kung hindi, sa ECU, sir. Yung driver niya. Sa ECU. Driver, yeah. Madami kasing pwedeng cause. Ang mahirap kasi, pag ikay walang pan-testing, bili ka ng bili ng pyesa, tapos hindi lang pala ito, yari ang mayari. Eh, libo to, sir, di ba? Magkano din ang ganito ngayon? Pag mga normal na katayan, 3,000 ang bentahan. 3,000. Pero sa mga legit na seller, umaabot minsan ng 4,000. Tama, tama. Kasi pagkatayan, tsambahan yun. Oo, minsan, ganun, no? Parang kumbaga Pinoy surplus versus Japan surplus, parang ganyan. No? Kasi pag legit seller, hindi nila ipipenta yan pag hindi nila pagsira, tested. Tama. Saka may warranty pa paminsan, no? Oo. Oh. Eh, lalo na sa amin, Doc, pag sa amin binili, tapos magkakabit at nasira, yun, pinapalit ng palit yun. Oh. Yun ang magaganda shop, mga kaibigan. Talaga yung warranty, hindi ka tatakasan.
Pag talaga nasira within the period of warranty, talagang papalitan nila, sir. Hindi tayo nagkamali. Ano to kasi sa amin to, kahit nagpas na sa warranty, basta kakilala, tropa, yun. Lifetime yun. Oo, okay, kung baga, ipipre namin pwede naman support. Tama. Sa amin. Ayos. Oh, ganun, mga kaibigan, ang mangyayari kasi sa kanila, puro gantong kotse ang ginagawa. So, ang pyesa doon, unlimited. Yung ala sa kotse ni sir, pwede na ilipat ka agad yan. Maalalama kung sira talaga. Oo, pwede. Ganun din ako dati, mga kaibigan. Kung anong kotse ko, tapos kaparehas nung customer, para bago siya bumili, pinagpapalit ko muna. Hindi mo, mga ignition coil, yung mga high tension wire, pinagpapalit ko muna sa kotse ko para hindi gagastos yung customer. Kaya lang ngayon, bihira na yung may nakakaparehas yung kotse ko sa customer. Gawa ng nag-iba yun. Opo, basic diagnosing. O, paano, bossing? Okay, o, nabahala dito? So, namin. Salamat po, nice meeting you din. Matagal ko na nakikita yung inyong page ni Sir, ano eh, Paddy Works eh. Oo, shout out kayo, no, ay na-papsi yan sa akin pa din. Yan, Paddy. Pa natin yan. Ayan, o, kita-kita tayo soon. Baka pag-release dito, sir, tambay tayo dito. Mga Lancer, okay? Oh, update namin kayo ni boss dito kung ano mangyayari. Abangan yan sa next episode. Ate, huwag ka nakabahan. Matuwa ka na ngayon dahil you're in good hands. Yan. Ayan na. Sila Paps JR. Babamay na tayo. Bye-bye! Ito na sila. Ayan na. Paps JR. Ayan mga kaibigan, so nakita nyo naman, napakabait ni Sir JR. Makikita mo yung sa mukha ng mekaniko minsan kung ano eh, kung yung mabait, tahimik lang. Minsan makikita mo rin dun yung pagkatao niya. Saka kung paano siya makipag-usap. Mabait ni Sir JR, sa totoo lang. Nararamdaman ko yung puso ni Sir, talagang gusto rin tumulong. Nag-umpisa daw siya sa maliit na talyer. Tapos ngayon, ang laki-laki ng talyer ni Sir, grabe. Yung tent niya, parang 10 kotse yata yung kasa doon, bukod pa yung paint shop niya doon na ano, area. So nakakatuwa kasi kaya siguro siya binibless kasi mabait na tao. Napakasimpleng tao ni Sir Gia. Bilib ako. So alam na alam ko, magagawa ni Lancer ni ate. Kasi marami rin silang pyesa doon pang trial and error. Hindi kailangan bumili agad ni ate. Kaya yun ang isang gusto ko doon. Kaya ako doon pinadala na para hindi masayang yung pera ni ate. Lahat ng piyesa, pag pinabayaran, sure na yun ang sira mismo. Tsaka sila yung may source ng mga bilihan ng mga legit na parts pang Lancer. Kasi nga, ilang taon na silang nagla-Lancer. So, shoutout sa'yo, Sir JR, Bud's Garage. Abangan namin yung update niya. Bye-bye!